mga anak, ang aking mga tinawag. Ingatan ninyo ang inyong mga pangalan na tinawag sa aking pangalan. Na ayaw kong makita na isa man sa aking mga tinawag at tinawag sa aking pangalan ay mamuhay na parang mga taga-sandibutan sapagkat kayo'y aking nang mga ibinuhod. Gayun din, mamuhay kayo sa katapatan, mamuhay kayo na totoo sa aking mga salita. At babala sa inyo na sino man magwasak sa aking katawan ay tunay ngang wawasakin ko rin. Kung kaya't pakaingatan ninyo ang mamuhay habang kayo'y nasa sandibutan ito. Hindi ito ang tunay niyong tahanan. Kung kaya't tanawin ninyo ang mga bagay na aking ipinangako sa inyo, na kung saan kayo'y ipagsasama ko sa aking kaharian, sa inyo na magsisipag talumpay. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya. Huwag sayangin ang nalalabing panahon. Gumawa ng mabuti. Huwag sayangin ang mga aral na ibinibigay ko, ganun din ang mga kaloob. Maging matatag kayo at kayo'y sasaakin. Habang nalalapit ang aking pagparito, tumitindi ang pagsubok na aking ibinibigay sa aking mga anak upang mapatunayan din ninyo sa inyong mga sarili at makita ninyo ito na kanya'y karapat-dapat na makasama sa mga muli kong babalikan at kukunin. Kung kaya't aking mga anak, patuloy kayong kumapit at magtiwala sa aking salita. Bawat salita ay inyong panindigan at panghawakan. Bawat salita ay inyong panampalatayanan at ipamuhay. Iwasan ninyo at huwag ninyong ikompromiso ang aking mga salita. At huwag ninyo itong pababayaan na masayang at mawalan lamang ng kabuluhan. Kung kaya't ipakita nga ninyo na kayo tahanan ng aking espiritu, sapagkat ito ang nais ko, ang maging katulad ninyo ang aking anak habang siya'y narito sa lupa, sapagkat pakatanda ninyo na hindi kayo taga rito. Kung kaya't ipakita ninyo na ang inyong pamumuhay ay karapat-dapat nga sa aking kaharian. Okay, magandang pagka sa aking mga kapatid, yan din sila na nasa ibang lugar o dako ng bansang ito, na nagdaraos din ang panumbahan, na ating mga kapatid at kayo rin na nasa ibang bansa na kung saan kayo ay nagkatrabaho o gumagawa para sa inyong ikabubuhay at kayo'y makapagpili sa biyaya ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya magpakatibay kayo, magpakatatag kayo lahat sapagkat sa sobrang samana na panahon ng ating mga kapaligiran ay kitang-kita na natin ang sabi niya abot tanaw na pagparito ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, patuloy kayo magpakalakas at magpakatibay. Sa darating na Biyernes, meron po tayong pananambahan. Eh, meron po ba tayo doon? Imbis na kung ano nung gawin natin, outing, ano. So, mananambahan tayo. Ito ay bilang paggunita na merong isang Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa atin, nabuhay na magmuli, inilagay sa iyong kapataas na kalagyan ng kaluwalhatian, at upang matamasa naman na kanyang mga anak. Kaya yun ang ating gagawin. Maghapon po itong gawain. So, kanya-kanya po tayo dala ng dahon. Pero merienda, libre na po yan. So, ito po ay gagawin natin sa Biyernes. At Sabado nga pala. Brad, tuloy ba yung water baptism? Meron ba? Meron ba tayo? Wala pa. Kaya
i-schedule lang tayo. Malaan natin mga kapatid, ano, yung kailan tayo magkakaroon ng water baptism. Kasi, ano na eh, lahat po ng mga may resort dyan, eh, okupado na. So, meron bakante, hindi naman tayo po pwede lahat to. Pahit po ba tayo doon sa ibang bansa tayo, doon sa Israel. Pero kung tutusin, gusto natin doon, ano mga kapatid na. Kaya lang, ano ba yan eh, papagawa tayo ng passport, papagawa. Kaya maghintay lang tayo sa local water baptism. Eh, ano po ba? Yan naman, mapa-abroad, mapa-naparito. Iisa rin naman ang kahulugan dyan eh. Kaya inulubog sa tubig. Di lang tanda na atitunay at wagas na pagsisisi. So yun lang, ano pa ba? Linggo, may panambahan. Nakadalawang ano yun eh. Biyernes, Sabado, medyo. Kung may water baptism, tatlong araw sana o iyan. Eh kaya lang eh, wala. Eh nagala na yung ating kapatid, wala ko napakahit si Brother Reggie po. Pinapaghanap po natin ang lugar. So maliba na lang, merong mayaman dyan na merong swimming pool sa loob. Pwede yun, yung yung kanyang sariling ano, bahay. Sabi mo naman sa atin, eh, hindi naman pwede, wala pang tubig, hindi pa gawa eh. So kaya magtitis po muna tayo, kaya mga hindi pa nabarog tayo sa tubig dyan. Maghintay-hintay po lamang tayo, tayo po yung makakaraos din dyan. Amen po ba mga kapatid? Amen! O gano'n, yun naman ang mahalaga, tayo nabautismo sa Espiritu Santo na siyang nagay sa atin bilang bahagi ng katawan ni Kristo. So ito po yung ating pagtitiyak ayon sa banal na kasulatan na tayo nga ay kabilang sa mga babalikan ng ating Panginoong Hesus. At ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon-tipon mga kapatid. Upang palakasin, patibayin, panalahanan ang bawat sa atin upang lalo pang maging matibay, mapagtiis sa mga tinatahak natin ng dasing makitid na ito. So wala po tayong magagawa. Talaga ang buhay, mananampalataya ay talaga nakasali sa pakibahagi sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi natin ito mararanasan, ay mawawalang kabuluhan ang pagkatawa o ang pagkahiran sa atin. So narito mga kapatid, ang salita ng Diyos natin pagsasalusaluhan, nakikita natin sa 2 Corinthians 10:2 hanggang 7, sa ito po nakalagay. Oo, ako'y namamanig sa inyo. Ito ay salita ng Apostol si Pablo. Upang kung ako'y naharap o kaharap ninyo, ay huwag ako magpakita ng katapangang may pagkakatiwala na ipinasya kong ipagmatapang laban sa ilang nag-iisip sa amin. So yung sarili katapangan ay makalamang katapangan ang sinasabi ni Paul dito na hindi na natin dapat na ipinapakita o hindi na nararapat na makita sa atin. Nawa rin kami nagsisilakan ng ayon sa laman, kasi gawain po ng laman yan eh. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakan sa laman, so ibig po sabihin, bagaman tayo ay nabubuhay sa lamang pisikan, yun po ibig sabihin yan, ay hindi kami nakikipaglabang ayon sa laman. So naintindihan po ba natin, bagaman tayo siya daw, o tayo nabubuhay sa pisikal na laman, pero ating nakipaglaban hindi naaayon sa ating laman, sa ating sariling kakayahan. Ngayon, ito po ibig sabihin. Sapagkat ang mga sandata na aming pakikipaglaban o pinakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta.
na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matataas o matayog, mga nagmamapuri laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. At palaging nakahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsumay kung maganap na ang inyong pagtalima. Minamasdan ninyo ang mga bagay na naharap sa inyong mukha. Kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, ay muling dili-dili nito sa kanyang sarili kung paano siya'y kay Kristo, kami naman ay gayon din. So ating pasalamatan po yung salita ng Diyos na ating pagsasalusaluhan. Simula nang tayo ay ma-born again, madalas sinasabi sa atin, it is the start ng ating spiritual warfare. Amen po ba mga kapatid? Sapagkat, noong tayo ay hindi pa naipapanganak sa Espiritu, ang ating laban, ang ating pakikipaglaban ay palaging may kaugnayan sa laman at sa dugo o sa tinatawag na pisikal na pakikipaglaban, lakas sa lakas. O, sa mga may kagalit, mata sa mata, ngipin sa ngipin. So, ibig sabihin, so yun ang normal sa tao eh. Amen po ba mga kapatid? At ang mga namumuhay na mga tao na hindi pa na ipapanganak sa Espiritu, kahit sabihin siya ay tumanggap kay Kristo, nananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita, hindi yan maaaring magtagumpay. Palaging talunan yan. Amen po ba tayo? Hindi yan magkakalampuan na makapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat natural eh. Natural na pagkilos, natural na pag-iisip, natural na karunungan, natural na kapangyarihan na walang maibibigay na bunga para sa pagpasok sa kaharian ng langit. Kasi natural lahat ang ginagawa eh. Kaya naman, ibinigay sa atin ang tama at wastong kaparaanan na makipanganak sa Espiritu at ang mangatang salita ng Diyos. Yung tinatawag ng pagiging born again. Na hanggang ngayon ay marami pang kumukontra. Hanggang ngayon ay marami pang tumatanggi. At magpahanggang ngayon ay maraming lumalaban. Gayong ito, mga kapatid, ay pinasimulan at ang author nito, ang pinagmula nito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siya nag-alay ng buhay. Ibinigay ito sa kamatayan para sa ating ikabubuhay. Amen po ba tayo? Amen po ba? Yes. Kasi kaya ko sinasabi, amen po ba? Para malaman kung naunawaan po natin o hindi. At alam ko, alam natin lahat ang presensya ng Diyos sa kapulungan ito. Kaya ito, check, naiintindihan po natin. Amen po ba? Amen. Kaya naman, nang tayo'y maipanganak na muli, nangailangan ang bawat isang tao na mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat kapag ang isang naipanganak na muling tao o na born again ang tao ay hindi natustusan, hindi nasuklayan, hindi nabigyan ng tama at wastong pagkain espiritual, ay walang magagawa sa kanya. Maging ang Diyos na nagligtas sa kanya, walang magagawa na siya ay maging matibay, matatag, at mapanatili ang kaligtasan sa kanyang tinanggap. Kaya mahigpit ang tagubilin ni St. Peter upang makaiwas sa lahat ng karumihan, kasalanan,
Lahat ang bagay na sumisira o opposite sa kabanalan ay nasain ninyo. Ang gatas na walang daya, which is the Word of God, upang lumago ang inyong kaligtasan. So yung Word of God na yan, kapag tayo ay naipanganak na muli, ito ang gatas na walang daya na dire-diretso pumapasok sa ating espiritu. Hindi sa ating laman, hindi sa ating physical na katawan. Dire-diretso sa espiritu yan. Sapagkat doon nagmumula ang pagbabagong likha na isinasagwa ng Diyos sa sinumang dumaan sa bagong kapanganakan. Ang salita ng Diyos ay lubos na mahalaga. Pangunahing pangangailangan natin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na tinanggap, na ipinangako, ipinagkalaw at tinanggap sa atin. Doon tayo ay nagiging mayaman sa espiritual na paumuhay, mga kapatid. At magkakaroon ka ng kakayahan upang ang pagkakubkob ni Satanas sa ating mga puso at kaisipan at dati-dati naging sunod-sunod sa Kanya, unti-unti kakalas tayo dyan. Bakit? Ipinapakita na ng Diyos paano tayo nung tayo wala pa sa Kanya. Amen po ba? So nung tayo may panganak na muli, nabuksan tayo sa isang liwanag ng Ebanghelyo na ganito pala ako kasama. Mismo natuklasan ito ng apostol na si Pablo. Nung siya ay makaranas na ma-born again at nakita niya, napatunayan niya sa kanyang sarili yung kalagayang habang nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita niya kung gaano kasama ang tao na hindi pa dumadaan sa kapanganakan muli. Kaya nga sabi niya, you must be born again. Hanggang ngayon, eh, maraming mga tao hindi pa nakakaunawa. Na naging tulad ang kaisipan ni Nicodemus na kanya sinabi, ano pa, panganak na muli ako? Ano, babalik muli ako sa tiyan ng aking ina? Iisipin niyo, si Nicodemus ay isa sa pinakamatalinong tao sa Jerusalem at isa sa tatlong pinakamayayamang tao dyan. Guro ng kautusan, bihasa sa kasulatan. Nakatulad ng maraming mga ministro dito sa kasalukuyan ay hindi nakakaunawa ano ba yung espiritual na kapanganakan. Amen po ba tayo, mga kapatid? Kung kaya sa atin ito ay ipinapaluwanag na mabuti sapagkat ang doktrina ng kapanganakan muli ay mahalaga, malaman, maunawaan. Sapagkat hindi natin ito maunawaan at malalaman, wala kayong may pamumuhay na buhay na kalugod-lugod at karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ano po ba tayo doon? Kaya napakalaga, palaging nakikinig. Walang taong exception o exempted pagdating sa daan ng kaligtasan o ang katiyakan ng pag-uusapan sa mga bagay na ito. Wala pong po pwedeng hindi dapat makaalam nito, liban na lang sa mga taong ayaw maligtas. Pero kung tao lamang ay magnanasa na maligtas, ay magsisikap siya na maunawa ng mga salitang ito ng ating Panginoong Jesus. You must be born again. Sabi ko nga sa Diyos sa nakaraan, ha? Pag ikaw na born again sa tubig at sa espiritu, ang tinig ng Diyos, which is the voice of the Spirit, maririnig ninyo. Malalaman ninyo. Kahit sinong preacher, kahit sinong teacher, mangaral, pastor, tagapagturo, sino man nangangaral at nagtuturo ng ebanghelyo ng kaligtasan, alam ninyo kung sino sa kanila ang tunay na ginagamit ng Diyos para itaguyod ang kaligtasan ng tao. Amen po ba? At yung lamang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ang isang may karapatan, kapangyarihan, lisensyado, may kapahintulutan na mangaral at ibalita ang mabuting balita ito ng daan ng kaligtasan.
tayo ay nilipat ng Diyos mula sa pagiging makalaman tungo sa pagiging spiritual na may pagkalob sa atin ng divine nature. Yon tinatawag na buhay ng Diyos. At ang buhay ng Diyos na yan ay pinagkalob sa atin, kanya-kanya tayong pag-iingat. Kanya-kanya tayong pagkataguyod. At ito'y mapapangalagaan lamang natin sa pamagitan ng mga salitang sa atin ay pinararating, ipinapangaral, at itinuturo ng Espiritu Santo. Kaya sa ating pang-araw-araw na karanasan, kung meron ng mga tao na inis na gagalit sa atin, hindi mo nawawala sa atin na kasi tayo binukod na eh. Binukod na tayo ng Diyos. Bagaman tayo ay hindi pa inaalis sa daigdig na ito. Pero isang bagay lang ating ang tinityak sa atin. Our citizenship is in heaven. Yung ating nakamamayan ay sa langit. Kaya natural tayong lahat na na-born again ay estranghero lang sa lupang ito. Kaya natural lamang kayo ay hindi kikilalanin ng mga taga rito sa lupa. Ha? Hindi kayo kakaibiganin. Kahit sabihin mga mahal natin sa buhay na wala pa sa pagkakilala, eh hindi ka kakikilala, hindi ka basta papakitaan yan ng mabuting pakikisama. Maari sa panlabas na larangan, pakitang taong pakikitungo. And then po ba, yan naman yung danas-danas natin. Pero sa kaloob-loob ang bahagi ng ating katauhan, ng kanilang katauhan, inis yan. And then po ba, naranasan po ba natin, inis yan, inggit yan, lahat ng panalita, pagbibinta, aabuti natin sa mga iyan. Pero sabi nga ng ating Panginoong Jesus, matuwa kayo. Magsayang totoo sapagkat hindi naman sa inyo tumatama ang mga bagay na kailang sinasabi na bawang kasinungalingan kundi sa akin. So ang bili na ating Panginoong Jesus sa atin na pinagkaisa sa kapulungan ito, sa pamayanan ito, nais ng ating Panginoon magmahalan tayo sa isa't isa. Magmalasakitan tayo sa isa't isa. Magpaalalahanan tayo sa isa't isa. Magdalanginan tayo sa isa't isa. Ginagawa po ba natin yan? Amen. Ginagawa po ba natin yan? Amen. Ipinapanalangin nyo, kapatid nyo. Ipinapanalangin nyo ang mga... Sabi nga ni Pablo, mayroong isang may mga hindi nawawala, nakakainis na pag-uugabi. Sabi nga ni Pablo, araw-araw iniinis. Kayo, may inis ba? May inis pa ba kayo? Meron ba meron bang aling inis dito? Meron ba? Alam mo, sa totoo lang, sa ating sa transition period na ating naranasan, palagi nag-aagawan ito sa ating kalalagayan, sa ating malayang kapasyahan. Ano ang pipiliin mo? Ang makapanatili sa lumang buhay o ang makapanatili sa pamumuhay sa bagong buhay? Napakahirap po niyan. Kasi alam po ba ninyo, ang nararapat na tahanan natin is langit. Ano po ba? Pero tayo, nasa lupa. Kaya nakikita natin na wala pa sa langit, yung wala pa tayo sa talagang tirahan natin. Kaya ang lakas agawin ng atensyon o pansin na makalangit ang buhay at ang sistema nito, yung bagong buhay na bigay sa atin ng Diyos. E may pupa tayo? Kasi yung tahanan natin, pero dito tayo kumikindos sa mundong ibabaw nito na puspos na kasalanan. So hindi maaari, hindi ka maahawa eh. Bakit? Inakaapak tayo rito eh. Ebat po ba? Kaya yung maaari, hindi mawala yung inis. E pag naman totally nawala na yan, well, nakontrol natin ang ating buhay. Tingnan niyo ang ating Panginoong Jesus. Nung magkakaroon ng washing of the feet, namatapat yung Pedro, sabi niya, Panginoon, paliguan mo na ako. Bakit pa alam? Kasi ito ating paa, isang lagi narurumi ang bahagi ng ating katawan. Amen po ba? Kaya yung paa niyo, bantayan niyo, baka minunali yan.
tawa-tawa tayo kasi kasabi ang pagkatong ninunan yung pa kung saan nagpupunta yun. Ninunan ba talampakan nyo? Na parang masaya lang yun. Na ibig sabihin yun, walang kontrol. Napunta rito, punta doon, kasalanan, di kasalanan. Hindi po pwedeng paghaluin ang ating paa. Kaya na isang kaluwa, isang kanan yan eh. Meron pa sa inyo ang paa, parehong kaluwa. Meron pa sa inyo, parehong kanan. Kaya na isang kanan, isang kaluwa eh. Ito ay upang ipakita sa atin ng Diyos. Tingnan nyo ha. Na sa bawat hahakbangin natin, ay tiyakin natin na tayo'y papunta sa gawain na kalulugod sa Kanya. Ano sabi? Mapapalad ang mga paa. Mapapalad ang paan nyo. Na naghahatid ng mabuting balita. Amen po ba? Iyon ang dapat puntahan ng inyong mga paa. Hindi ko sa pumupunta yung paa na yun. Naanawa po ba natin? So, ibig sabihin, nalalaman natin, naunawaan natin ang lahat mga bagay at tungkulin na dapat natin isaalang-alang. Gendi ng ating mga kamay. Ha? Kung magkakasala, kamay mo, putulin mo. Anong puputulin natin? Yung masamang ginagawa ng ating kamay. Yan po ba? Dati nagnanakaw, huwag kang magnakaw. Walang nanindi yun. Kasi yung magnanakaw dito sa lupa, hindi maaari, hindi nagkakaroon na parusang kulong. Kapag nagdakaw dito sa lupa, kulong yan. Eh how much more ang Diyos ang nakawan natin? Gayun din mga kapatid, tayo ay tinawag na ating Panginoon upang ating pakipaglaban ay sa pamagitan ng pananampalataya. Fight the good fight of faith. So ibig sabihin, kung ano atin natin, kung ano napakinggan natin, siya naman napapakinabangan natin, ipaglaban natin yan. Huwag kayo susuko. Huwag nyo mahayaan na kayo'y madaig na kasama ng sanglibutan ito. Pag sinabi pa ng palataya, kung ano tinuturo sa atin, gawin natin, sundin natin. Pagkat ang lahat ng mga bagay nito, mga kapatid, para lamang sa ating ikabubuti. Ang aming sandata o uli ng pakipaglaban ay hindi ukol sa laman. Kaya hindi tayo pwede makipagkomprontasyon sa laman eh. Away lang yan. Kagalitan lang yan eh. Pero labanan natin sa magitan ng espiritual na pakikibata. Meron tayong losing and binding prayer. Ha? Meron tayong panalangin ng pagkatapos sa masamang espiritu. Meron tayong panalangin upang kontrolin ang masamang espiritu niya. Na siyang bumibihag sa kaisipan ng higit at nakararaming mga tao. Kaya mga tao ay luubod na lang sa maemen po ba? Ang Diyos ay nagtitimpi lamang sa kanyang buot, sa kanyang galit, sapagkat hindi niya ibig na isa man sa inyo ay mapahamak. Kaya gayon na lamang pagtitimpi at pagtitiis na ginagawa ng Diyos sapagkat kung ngayon niya isasagawa ang kanyang buot, ganit at paghihiganti, madadami tayo riyan mga kapatid. Kaya hanggat maaga at may, hanggat may panahon at pagkakataon pa mga kapatid, magpakabuti na tayo lahat. Wala naman tayong ibang pupuntahan. Sapagkat hindi kayo hiniram o hindi kayo tinawag sa ikasasama kundi sa ikababanal mga kapatid. At kung walang kabanalan, without holiness, no one can see God. Gusto ko ba ninyong makita ang Diyos? Magpakabanal tayo sapagkat siya na nagligtas sa atin ay banal. Kaya magpakabanal tayo. Ang salita ng Diyos ay inihalintulad sa tabak na magkabilay talin, Hebrews 4:12. Ito lang ang may kapangyarihang makipaglaban sa lahat ng masamang espiritu and all spiritual forces of evil forces. Ang salita ng Diyos lamang ang may kapangyarihang dumigma
makipaglaban, maging mapagtagumpay kayo kung ang salita ng Diyos na ito ay lubos natin mauunawaan, mga kapatid. Sapagkat siya na nagtuturo ng lahat ng katotohanan ay siya kasamang lumikha ng lahat ng mga spiritual na mga bagay. Angels, lahat ng mga espiritu, nilikha ng Diyos yan. Kaya laman nagkaroon ng libre spirit ay sapagkat nang mag-rebelde si Satanas ay natangay niya ang mga masamang espiritu. Kaya naging masamang espiritu. At ang masamang espiritu niyan, mga kapatid, kita-kita natin kung paano dominahan ang buong daydib na ito. At doon lamang sa loob ng iglesia makikita ang tamang tao na nakalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kayo yon, mga kapatid. Kaya pasalamatan niyo ang Diyos sapagkat kayo ibinilang na kanyang mga anak at bilang tagapagtaguyod ng katwiran at kabanalan ito na ibinigay sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos lamang may kapangyarihan pumasok, mag-penetrate sa puso at kaisipan ng isang tao masama upang hiwain ang lahat ng bagay na masama sa kanya at ipakita sa kanya na meron siyang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus na nagbigay o nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa inyo at sa aking kaligtasan. Ano ang ginigiba nito sa mga kaisipan ng tao? Yung maling haka. Ito ang salita ng Diyos. Papasok tao, ito ang kanyang haka. Ito ang kanyang saloobin. Eh, puro pang tao lang yan eh. Wala yung magagawa sa mga mensahe at kaligtasang mga pananalita na ibinibigay ng Espiritu Santo. Lahat ng mga pangatwiran, binawasak, sinisira ng salita ng Diyos. Ginigiba nito lahat ng mga strongholds. Lahat ang pinagkukutaan ng masamang espiritu sa katauhan ng isang tao, which is the mind. Narito ba rin nyo ang diablo ba basta pumapasok? Hindi, mambumungkahi lang yan. Parang si Adan at si Eva, parang kay Eva, nakikita mo yung luma na yan, magbumungkahi lang yan. Pag kinain mo yan, magiging matalino ka, bumubuksan ka, magiging tulad ka ng Diyos. Yung bukahi lang yun eh. At ganyan ang ginagawa ng Diablo. Lahat ng evil forces sa kaisipan ng mga tao. Kaya, yung pinagkukutaan niya, na kung saan ang isip ng tao, dyan niya dinadagsa ng kung ano ng mga maling haka, mga udyok, mga kapatid. Ngayon, kung tayo hindi magiging matibay, hindi tayo magiging matatag, at wala tayong nalalaman, kagat at kagat sa mga udyok na yan ang ating sasapitin. Iisa lang ang kagatin mo yan, ang kasalangan. Ay, may po ba tayo doon? Kaya kita nyo, nung kagatin ni Eva, yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ang kaalaman ng mabuti at masama, dumami na yung kasalanan. From that very first sin, ay duktong-duktong na yung naging pagkakasala ng tao. At yan ay namanan na ng buong sanlibutan. Kung kaya sa katauhan ng ating Panginoong Jesus, sa loob ng mahigit 5,000 taon, nang dumating ating Panginoong Jesus sa New Testament times, ay doon nagkaroon ng solusyon. Doon nagkaroon ng solusyon. Ang napakatagal na naging problema ng tao, alin, spiritual na kamatayan. Kailan yun, noong ang tao na born again? Kaya na born again ba kayo? Masalang patunod, Diyos. Binigay sa inyo, dakilang pagkakataon na muli, binuhay kayong muli at nagkaroon ng tunay na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Isang relasyong na wala na sa loob ng napakatagal na panahon. Ngunit ngayon, sabi niya, isin ko niyo, 5,000 taon yan. Dumating ang law of Moses, at dumating ang iba't ibang
ang panahon ng dispensation, eh, ibig sabihin po niya, binigyan ang Diyos ang tao ng pagkakataon upang makapanunbalik, pero wala. Wala po talagang naging solusyon. Even the law of Moses ay naging baliwala rin. Kaya mga Pariseo, magpahanggang ngayon, naging si Nicodemo, ay biyasa sa law of Moses. Pero hindi nila nakita o wala silang nakitang pagbabago, kundi puro rituals. Magpahanggang ngayon, natin ginagawa ng mga iglesia, rituals. O, katulad niya, ritual, yung mga palaspas. Kaya yung palaspas pa rin naman. Alam mo yung mga palaspas sa dala, nasabi ko na sa inyo yan eh. Hosanna! Hosanna! O, pero purihin ang Panginoon. Lahat, tadyan na. Ang daming tao niya, later on. Later on, mga nagsigaw na hosanna, ipako siya sa krus. Ayun. Yung mga Hudyo. Gayong ang layunin ng ating Panginoon Jesus. Pangunahin na, kung siya'y magkatawang tao, iligtas ang kanyang mga kababayan. Pero, lalong naging bingi, bulag, bibig ang kanyang mga kababayan, mga Hudyo. Mga Hudyo, mga kapatid na tinutukoy dito. Sabi niya, ako'y naparito, hindi upang sumbatan ang sanlibutan, kundi sa gibing ko, iligtas ang sambahayan ni Israel, kasi kababayan niya yan eh. Pero nabigo ang Diyos doon. Alam naman niya mabibigo siya kasi all-knowing yung God natin. Pero alam po ba ninyo pagkabaling ng Diyos, pagiging matigas ng mga Israelites, isa namang naging kapalaran natin ng mga Hebreo. Amen po ba? Amen. Eto, nakapasok ta sa biyaya ng kaligtasang kaloob ng langit. Pasalamatan natin ating Panginoon. Kaya kita mo, magpahanggang ngayon. Pag maaalala natin, palaspas mo. Kaysa gamot daw doon sa evil spirit, ang pampalasa kung ano-ano. Hindi yun. Walang power yun. Dahon lang ng yug yun. Talaga ito pa rin ang pumbo. Sa atin, meron tayo kapangirang taglay-taglay. Ang sino mas mampalatay at mabautis man, ay maliligtas. Yung kaligtasan na yan! Hindi maaaring pamabayan ng Diyos ang kaligtasan hanggat hindi ka nagtataglay ng kapangyarihang pagtagumpayan ang lumang pagkatao tungo sa bagong buhay na kaloob ng ating Panginoon. Ewan po ba? Samantala sa atin, simple lang. Ano ang bagay na inyo hilingin sa ating pangalan? O hilingin niyo sama sa ating pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ay napakadakilang bagay na binigay ng Diyos sa lahat na sa Kanya ay sumasampalataya matapos sila ay mapanganak na muli. Sapagkat sa loob na napakatagal na panahon na natahimik at walang nakatugon sa dakilang kalooban ng Diyos liban sa mga propeta na Kanyang hinirang at kakaunting tao. Mas maraming mga tao sa kasalukuyang panahon ngayon ang mas nakinig sa salita na ating Panginoon sa inyo ng mga hindi pagkat sa inyo natagpuan ng Diyos ang tunay na daan at tunay na pagsunod sa kanyang dakilang kalooban. Kaya minarapat tayo pagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu sapagkat sa ganang sarili natin wala tayong magagawa, wala tayong kakayahan na itaguyod ang kaligtasan ni pagkaloob sa atin. Kinakailangan ninyo ang isang kasama, ang mang-aalim, ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Diyos na mananatili, mananasa inyo magpakailanpaman at hindi niya kayo iiwag nag-iisa. E magpo ba tayo mga kapatid? Lahat ng pagmamataas, lahat ng pagmamapuri ay ibabagsak ng salita ng Diyos. Ito ang uri ng paipaglaban na sa atin ay itinuro at patuloy na itinuturo at ating kinakailang panindigan, tayuan, nagibain ang mga maling, ang mga kutang nito. Ginigiba natin ang mga maling haka, lahat ng pangatwiran, lahat ng filosofiya, magbanggit na kayo,
Sino mga great philosopher ang iiyan natin laban sa salita ng Diyos? Diba? Kung meron pa Plato yun. Plato ba? Plato. Plato ano? Plato. Yan, mga ganun sa mga great philosophers yan. Pero ibinagsak na salita ng Diyos yan. Bakit sinabi ang 1 Corinthians 1:19? Sisirahin ko ang anuman na sandimutan ito. Kaya sa atin, binawasak din ang Diyos anumang uri ng pangatwiran laban sa kanyang mga salita. Pagkasira ang pangatwiran niya, bihanda kayo ni Kristo upang sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Ganyan ang ginagawa sa atin. Binibihag ang ating mga puso at kaisipan upang sumunod kay Kristo. Pag ikaw sumunod na, giba na lahat ang kutang yan. Amen po ba? Kaya sa isang tao na nagsasabi, siya ay ligtas at kulang sa aral, kulang sa turo, kulang sa kaalaman, hindi pwedeng gibay ng kutang niya. Ha? Talo pa niya ng walop Jericho. Eh samantala, yun, physical na kuta yun, yung walop Jericho. Ha? Ang pinakamayang gibay, yung utak ng tao. Ha? Para lang ito, maligtas. Baguhin niyo ang inyong pag-iisip. Inuutos yan. Ang tanong, paano? Hindi mo kayang baguhin yan? Hindi, babaguhin ko na ito. Hindi nyo kayang baguhin yan, pero kinakailan mo may katulong ka. Alamin ang salita ng Diyos. Ipakita ka sa mga suma sa iyo. Matuto kang kabuhin niyan. Talikdang, talikurat, yan. At saka pala makikilos ang pagkagibarian para sumunod sa utos ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Pero sabihin diyan sa sanibutan, ano ko, babago na ako. Ayan, bago tao. New Year's Resolution. Hindi na ako magsusugan. Ah, hindi na ba? Hindi na ako maninigarin ko. Hindi na ako iinom ng alak. Nakamukat-mukat eh. Nakakaisang linggo pa lang eh. Yung dating 2 beer, naging 5. Okay, nawala nga ang sigarilyo. Pinalitan naman ako ano-ano mga candy. Nakata ng tatak ng candy, kinakain na sa bulsa. Eh di, bisyo. Alam niyo ba ako pati, ang pag-aalis ng bisyo, hindi yan basta aalisin ng Diyos. Naniwala pa ba tayo dyan? Eh kinuha mo yan eh. Saan kayo paalis mo sa Diyos? Alisin mo yan, humingi ka ng tulong sa Diyos, sa Kapangyarihan ng Espiritu Santo, tutulungan ka niya. Emet mo ba? Yan ang pagkapalaya. And deliverance. Ha? Eh, kayo na-deliver na. Nagkaroon ng deliverance sa buhay mo. Yan, ligtas ka na. Eh, karaming mga religion eh. Deliverance. Ha? Meron deliverance. Meron outpouring. Ano ba yun? Meron binubuhos doon. May encounter. Sari-sari mga ano, terminology. Kahit isa, wala ang epektibo. Bakit? Eh, hindi pa yung nagsisisi. Ha? Ang tunay na kaligtasan, ikaw na-deliver na sa lahat ng pasamang bisyo, ugali, karakter, o luma kalikasan, insure. Nakalipat ka na sa buhay. Ang pagiging katulad ng ating Panginoong Jesus. Wala nang ibang kaligtasan kundi yung matulad tayo sa ating Panginoong Jesus sapagkat sabi nga ng ating Panginoon sa simula pa kinilala ko na ang sa akin o sabi naman ni Pablo sa simula kinilala ng Diyos ang kanya. So ibig sabihin mga kapatid yan nilalang pa lang si Adam si Eva kilala na kayo ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Naniwala ba kayo ron? Amen. Oh, siyempre naman. Kaya nga tayo naririto. Kinilala na kayo ng Diyos. At yaong kanyang nakilala, may katuktong yun, ay kinakalang maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Yun ang kaligtas. Hindi tayo magiging si Jesus, kundi kinakalang tayo maging katulad lamang sa pamumuhay, sa pag-uugali, sa pagtutungo sa tao, sa kapakumbabaan, sa pagkatumbi, kayabangan tayo, hindi ka nagiging katulad ni Kristo, hindi ka naaalis sa among si Satanas. Amen po ba? Hindi kasi Satanas yabang yan. Kaya nga yan eh,
itinakbit ng Diyos ay sapagkat sa sobrang kayabangan niya, gusto agawan yung Diyos na dumika sa kanya ng trono ang Diyos. Doon, nilika lang siya ng Diyos, palalayasin niya ng Diyos. Kasa siya ngayon. Na siya dati namamahata sa daigdig na ito, pinalaya siya ng Diyos. Makapamahala ba siya kung lubog yung mundo sa tubig? Hindi ba? Kaya, nung bago mag-Genesis 1-2, Lucifer is already a fallen angel creature. A fallen creature. Kaya humanap muli siya ng pagkakataon na muling makuha ang pamamahala sa daigdig na ito gaya ng naging pamamahala niya sa unang paglikha nito. Amen po ba mga kapatid? Kaya ginawa ng Diyos, pinalayas niya. Kung saan nagkamag niya. Pero, approve yan. Siya nasa Ephesians 6:18 dito sa second heaven na tinatawag sa ikalawang sangkalangitan. Kasi yung kalangitan doon sa langit eh. Kasi meron tatlong uri ng langit eh. Ang first heaven, ito nakikita natin space. And ano ba mga kapatid? The second heaven, yung mga yan, may mga planeta, may mga dyan. Kasi hindi natin alam, hindi pa tayo napupunta rin. Ano? And the third heaven is the planet heaven. At yung planet heaven, dun, yun ang dwelling place ng God. The Father, Son, the Father, Word, and the Holy Spirit. Noong pasimula. Kaya nga, pag sinabi, ang Aba ay nasa langit, nasa planet heaven yun. Yung planeta ang pangalan heaven. Yun ang hindi madiskubre ng mga astronaut, ng mga scientist. Bakit? Kaya nga bilang mga planeta lang nariyan. Pero dapat natin pakatandaan, nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay nito eternally. Magiging kailang pag-ikot, pag-inog, galaw. Eternal yan ang hindi pwedeng pigilin. Kaya lang sinabi ng ating Panginoon, new heavens and new earth. Ito ay babaguhin mula sa pagiging likas na naging masama at makasalanan. So yung state or kalalagayan ng planeta at ng kalangitan, yun po ang babaguhin. Katulad ng mundong ito, sinabi ng Bible, na bibigyan ng bagong langit at bagong lupa. Nang dating lupa, mawawala. Hindi po mawawala itong mundo. Ay, ginawala ng tao rito. Ang mawawala po lang yung former state ng mundo ng makasalanan. Padadaan nito, mababasa ng sulat ni Peter, patandaanin po ito sa apoy. Amen po ba? For the third time, at saka ngayon, dahil banal na ang mundo, bababa ang New Jerusalem. So, yan po ang pangwalang hanggang tirahan na iniala o itinalaga ng Diyos sa ating lahat. Kaya naman, sa pamagitan ng salita ng Diyos, na binibigay sa atin, ito lang ang may kapangyarihan mag-penetrate sa isang tao. Sabi niya, mag-isa kasukasuan, nakalalagos ito. Mag-isa paghiwalay ng espiritu at kaluluwa, nakapagpapahiwalay ito. At tinutukoy po lang yung paghihiwalay ay yung gawain ng espiritu at gawain ng kaluluwa. Pero ang espiritu at ang kaluluwa po, mga kapatid, hindi po pwede papaghiwalayin, literally. Kundi yung gawain lang. Amen po ba tayo? So marami po hindi nakakaintindi niyan. At tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat sa kanyang kadakilaan, karunungan at kaalaman ay hindi niya inilihim ang mga bagay nito. 2 Corinthians 2:11 and 10. Alagay doon. Sino nakakaalam ng mga bagay ng tao? Ibig sabihin, yung hanggap ang tao lamang, ang espiritu ng tao. At yan din ang espiritu ng Diyos. Ibigay sa atin, ang nakakalam ng lahat mga bagay patungkol sa Diyos. At maging ang malalalim na bagay ng Diyos. Eman po ba tayo? So walang inilihim ang Diyos sa atin. Patuloy siya magpapakahayag na i-reveal ang lahat ng mga bagay. Plano, layunin, mabuting kalooban ng Diyos para sa tao. Hindi niya maaaring malim sa kanyang iglesia.
sapagkat kayo mga kapatid ay mahal ng ating Panginoon. At kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, lahat ang parang ginawa niya para maligtas ang tao. Pero mas higit ang pag-ibig na nilalan ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa tinatawag kayo na munting kawan. Amen po ba? Sapagkat sa munting kawan, doon siya nakafocus mga kapatid. Paano kayo patuloy na mapipreserve para sa darating na rapture? Kaya naman, sa ating kalagayan, ay binibigay sa atin ang paalaala sa iglesia ng mga taga-Tesalonika. Gayun din paalaala sa iglesia ngayon na ating kinabibilangan. Tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. 1 Thessalonians 5. Hindi ninyo kailangan isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. So itong kaarawan ng Panginoon, iba sa rapture. Iba po ito. Ang kaarawan ng Panginoon tinatawag the day of the Lord. Yung pagbabalik niya mula sa langit kasama ang mga banal. Tinawag itong judgment of the nations. Amen po ba tayo doon? Kaya kanyang pagbabalik, walang talagang ipinakapensya doon. Pero sigurado yun, pagkatapos sa tribulation period, bababas yan. Ang hindi lang natin alam, kailan yung rapture. Pero tribulation, malalaman natin pag nag-rapture na. Pero hanggang di pa nag-rapture, isang ano pa rin sa atin eh. Eh, nagpo ba tayo doon? Kaya kayo na nasa Espiritu, sabi, hindi na kayo magbibigla sa araw na yon. Habang sinasabi ng tao, kapayapaan at katiwasayan, payapa or ligtas sa ibang saling, gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babae nagdadala ng tao at sila hindi makakatakas sa anumang paraan para hatulan ng Diyos ang daydig na ito. Yun ang araw ng Panginoon. Isa iba ang araw doon ng Panginoon, nakatapos sila eh, wala pa. Eba ko kung saan kumuha sila ng talata. Binigyan nila ng petsa. Any date settings na patungkol sa banal na kasulatan, bawal po iyan. Hindi yung naglalagay ng petsa ang ating Panginoon. Ha? Yung rapture eh, hindi natin alam eh. Ito rin, yung second coming, hindi natin alam. Pero ang pinakita, yung signs. Halimbawa, yung mga babae mong nanganganak, alam nila yung kabuwanan. Amen po ba? Halimbawa, kabuwanan, January. O, pero yung petsa, eh hanggang 31 yun eh. O, pinagdaramdam ng babae yan. Ayun kayo, alam nyo, baka kayong mga nag-asawa. Alam niyo kabuwanan ano. Pero yung petsa kung kailan lalabas yung bata, hindi natin alam. So ganun ang the day of the Lord. Pero signs, lahat mga kapatid ay sinabi na, nakita na, naranasan at patuloy natin nakikita na. Amen po ba? Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman. Nasa luwalag po ba tayo? Upang sa araw na yon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. So yung mga nalilibang, huwag kayo masyado pakalibang. Okay kayo, mga nagtatrabaho, pero yung hindi na kayo, wala na kayong pagkakato, parang sikasuhin naman yung sarili niyo, puro trabaho, baga tangali, hapon. Eh, doon na kayo nakatigil doon sa pinapasukan ninyo. Eh, magwari-wari naman tayo. Ha? Yung maayaw na umuwi. Halimbawa lang yun. Wala iniisip kundi, kailangan makapasa ko, makakasamita, maraming ganon, makabili sa pamilya ko. Eh, natutunog na kayo yan. Masyado na kayong nalilibang. Amen po ba tayo doon? Huwag tayo magpakalibang, sabi nga eh. Ngunit kayo ay wala sa kadiliman. Eh, baka kayong madagnan. Ha? Sapagkat kayong lahat, o tayong lahat, ay anak ng kaliwanagan. You are all children of light. May light pa ba kayo? May light pa ba kayo? Dalawang klase yung light. Yung light nagliliwanag. Yung isang light, magaang. Ha? Pero pareho yung spelling nun, alam mo po, hindi mo magaling sa spelling.
Kaya huwag kayong maging lagi natutulog. Kinakailangan yung ilaw ninyo nakikita lagi. Ha? At tayo, iba't ibang klase ng tao, isa ilaw natin, alin? Ito yung kaliwanagan ni Kristo. Yung suot-suot natin. Saan ba kayo naroon? Ano man yung ginagawa? Lalo-lalo na sa sambahayan, sa loob ng ating bahay, kinakailan lagi tayong nagliliwanag. Kaya pagka kayo, dalawang liliwanag sa sambahayan, pag nagkasalubong, yung bahay ninyo, hindi naman masusunog kayo. Hindi masusunog, kundi lalong nagliliwanag. So, marahin nung maniniwala sa inyo. Eman po ba? Yung isa, liliwanag, para nakatagap, isa, andap-andap naman yung ano. Eh, baka hindi makasawang naliliwanagan. Sabi ya, lalo na ang mga nasa bahay. So, para pili natin yan. Huwag kayong matutulog. Hindi naman literally na huwag kayong matutulog. Eh, ito po puyat naman tayo niyan. Kailangan natin ng tulog. So, ibig sabihin, huwag kayong malilibang. Amen po ba? Kundi tayo'y magpuyat at maging mapagpigil. Ibig sabihin, huwag kayong matutulog, magpuyat, magbantay. Yun ang pagpupuyat, magbantay. Bantayan natin ang ating sarili, huwag yung kapwa natin. Ha? Sarili. Sapagkat ang natutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Dapat pagbasa ay mga anak kayo ng araw, maging mapagpigil tayo. Ha? Bunga ng Espiritu. Suot ninyo ang helmet ng ninyong pag-asa. So ibig sabihin, lagi tayo nakatanaw. Sa dakilang pag-asa na pagbabalik, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At ito ang pinakamaganda. Kayo no, kanyang mga anak, hindi tinalaga ng Diyos sa galit. Amen po ba? Iyon ang ating pagpasalamat. Sapagkat kung tayo tinalaga ng Diyos sa galit, wala tayo rito. Kaya mapalag ang panahon na kung saan tayo ay naipanganak na muli, nakukok, naturuan, naibigay sa atin lahat ang bagay na kailangan natin upang wag tayo maging bahagi sa galit ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kaya naman, sabi ng apostol na si Pablo, ito yung mga tagubilin sa mga naghihintay. Kaya naman, ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga nagpapagal sa inyo, yung Bible Ministry. Nangangaral at nagtuturo sa inyo. Para bang sila yung magsusunod, sabi ni Pablo sa mga taga-Hebreo. Sa totoo lang, ay, may mga sinasari tayo mga tagapagturo. Ang kaisipan niya ay yung humingi sa Diyos ng mga bagay na tama at wastong banal nila. Kilalanin niyo yan. Hindi ang kilalanin sa pangalan lang, kundi kilalanin natin na sila mga lingkod na hinirang ng Panginoon. Hindi naman sa itinatas natin niya, kundi ang Bible Ministry ay five ministry gifts ng Diyos sa Iglesia. Para tiyakin ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. So, kilalanin niyo yan. Pagmalasakitan niyo yan. Pagpahalagan niyo yan. Ano ibig sabihin yun? Pag mga nanangarap at nagtuturo, makinig kayo. Kahit sa simple bagay na lumabas sa bibig niya, it means something. Amen po ba mga kapatid? Laman yan. Sapagkat ang bawat salita, pero lang yung maling aral, na lumalabas sa bibig ng mga hinirang ng Diyos mula sa ating Ama na sa kanan. Na sa pamagitan ng Espiritu Santo ay ipinararating sa inyo na muntikawan upang makapanatili kayo sa inyong kaligtasan at pagdating ng tinakdang araw ay magsama-sama tayo na dadalhin doon. Kilalanin ang nagpapagal sa inyo, ang mga nagbubulo sa inyo, nagpapaalala sa inyo. Ibig sabihin, pagmalasakitan natin. Hindi ko man sinasabing sa ibang mga ano, mga pinuno, kung gawin Panginoon na sasakupan, bawal yun. Kundi bigyang pagpapahalaga lang. Na para bang binibigyan nyo ng tama at wastong atensyon ang pagkahirang at pagkatawad. So alam ninyo na ang lahat ng pangangaral at pagtuturo
na isinasagwa ng Diyos sa loob ng iglesia sa pamagitan ng mga taong ito. Ito ay hindi mawawala ng kabuluhan, kundi ang lahat ng bagay in return ay pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Kaya bakit iglap kayo? Sabi natin, Panginoon Jesus, kung kayo may tainga, makilig kayo. Pakinggan natin, alamin natin, huwag niyong baluwalain ang mga pagpapahayag, kundi bigyang pagpapahalaga ito sapagkat ito galing sa Diyos na hindi natin pwedeng talikdan, iwanan, o i-disregard ng lamang. Mahalin ninyo ang pagpapahayag. Paalalahanan ninyo, mga nanggugulo, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mahihina, at maging mapagpahinood kayo sa lahat. Ibig sabihin, ito ay sa loob ng iglesia na magtulungan tayo, palakasin ang mahihinang loob, yung mga nanggugulo, ano yun natin? Pagsabihan natin, matutuhan natin igaldang ang salita ng ating Panginoon, ang kanyang mga dekreto sa loob ng iglesia. Tingnan ninyo na huwag gumanti ng sino man ang masama sa masama. Sundin ninyo lagi ang mabuti. Manggagalak kayong lagi. Ayun, lagi kayong maggalak. The joy of the Lord is my strength. So, yung kagalakan ng Panginoon. So, kailangan ko sa atin mong problema. Lato ba tayo, dumarating yung pagsubok na yan. Pero, ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, di solusyon. Ito ang dahilan kung bakit binigay sa atin ang Espiritu Santo upang tayo maging masaya, maging magalakin, na habang nagsisipaghintay, taglahintay ng pag-asa na wala isa man sa inyo ang mapapahamak, mga kapatid. At huwag ninyo patayin ang alab ng Espiritu. Huwag ninyo hamakin ang propesya. Pakinggan natin kung ano nais pasabi ng Diyos. Kaya naman sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Bible ministry, ibig sabihin, ito'y mahalaga, mga kapatid. At huwag na huwag nating tangkain na sa mga pinagkaloob ng Diyos sa kanyang iglesia ay pag-isipan natin ang masama, gantihan ang masama, yung bang hanapan ng butas, ay naku, huwag nung gagawin yan. Kung ang Diyos na naglagay sa Bible ministry ay hindi tinignan kahinang kapintasan ng mga tao ito bakos tinuruan, sanayin upang maging tagapanguna sa loob ng iglesia, sino ka o sino sa atin ang hahamak sa pinihiniran ng Diyos? Walang karapatan ng sino man. Ang Diyos ang kumuha sa kanila, mananagot sila sa Diyos. Ang Diyos ang bahala magbigay ng karapatang ganti sa mga bagay na ilang pagkukulang pagkakamali at hindi wastong inugali. Pero huwag itong matikman sa kanyang nasasakupan. Sapagkat sinabi, do not touch my anointed one, mga kapatid. Kaingat na dyan. Hindi mag-ispaso. Nibubulong-bulong para bubuyong. Alas na natin. Hindi maaari, hindi mawala ng ganti. Bakit? Ikaw ang Diyos ka, hiniran yun. Hindi kininakot ang inugali ng tao niya, pero tinuruan si nanay para maging karapat dapat. So, ganun tayo lubos sa pinapaalalahanan. So, ibig sabihin, magkaroon lang tayo ng magandang pakisamahan, pakitunguhan sa isa't isa. Tapos na, mga kapatid, na maligayang araw ng Diablo. Bakit? Kaya gusto niya wasakin ang iglesia. Kaya kalooban ng Diyos ito'y buuin. Kaya walang sino man narinito yung kanyang isip ay hihiwalay. Hindi po pwede sa loob ng iglesia niya. Tayo binuo bilang isang munting kawan. Tayo katawan ni Kristo, bahagi na mystical body na kanyang katawan sa buong mundo. At siya ang kaisa-isang ulo. Kaya sino man hindi karapat dapat tatanggalin ang ulo yan. O bibigyan ng tama at wastong disiplina. So ito yung mga paalaala sa iglesia magpahanggang ngayon at sa darating pang mga panahon. Hanggat hindi pa nag-rapture. Para na siguruhin, mga kapatid, na ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pasalamatan natin ang ating Panginoon.